hindi lang po sumisimbolo na sila yung magiging isa na sa isa't isa. Pagkos, makikipag-isa sila sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang kasal. Na dapat na maging sentro ng kanilang pagsasama ay ang ating Panginoon. At silang dalawa ay magiging isa. Ang pahayag ng banal na kasulatan. Ang pagsisindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay. Iisang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayin ninuman. So walang pwedeng makisalo sa kanilang dalawa. Silang dalawa lang sa kanilang kasal. Hindi pwedeng may makialam, hindi pwedeng may mangialam. Hindi pwedeng may third party. Hindi pwedeng may fourth party. Hindi pwedeng napakaraming party. Because dito sa kasalan, pinapakita na tayo ay nakipag-isa sa Diyos at nangako sa Diyos at pagpapakita na tayo ay tunay na sumusunod sa ating Diyos. Sige, singgahan nyo yung nasa gitna. Ngayon po ay iisa na lang ang ilaw na nariyan. Pagpapakita na ang sentro ng pagsasama ay ang ating Diyos dahil ang ating Diyos ang siyang ating ilaw. Maaari po bang anyayahan ko ang mga magulang kasama ng mga pangalawang magulang na kung pwede po ay ipatong po ninyo ang inyong kamay sa kanila at atin po silang ipapanalangin. Sige po. Yung pwede makalapit po, sige po, pwede i-touch yung kanilang balikat. Yung mga ninong-ninang, lapit din po kayo. Yung ating mga kasama nandito rin ngayon, pwede rin po kayong tumayo at inyo rin pong ituon ang inyong kamay para sa dalawang ito. Makapangyarihang Diyos, manlilikha ng sansilupog, Panginoon at manunubos. Mayakda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa inyo. Sa araw na ito, ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hinihiling namin sa iyo na pagpalain mo sila, Panginoon. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mo ang pamilyang kanilang bubuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pagpapalang, pinagpalang pagsasama. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ito, dali po sa pwesta. Ipinahayag ninyo sa harap ng Diyos at sa kapulungang ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Charity and Faith Christian Fellowship of Far Corners Incorporated at ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Raymart Labay at si Sara Samia Labay ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang pinag-isa ng Diyos
ay huwag paghiwalayin ninuman. Raymart labay, Sara Samya labay, pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Mga kapatid at mga kaibigan, buong karangalan kong ipinapakilala sa inyong lahat ang bagong kasal na sina Ginoong at Ginang Raymart at Sara Samya Labay. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kayong dalawa ay mag-asawa na. You may kiss your bride. Dalawa na nangako sa aking Panginoon na sila ngayon ay mag-asawa na. Salamat po sa ating Diyos. Sa mga magulang ni Raymar, pwede kayo mo pong dalawa. Meron po ba kayong sasabihin sa kanila? Hello, hello. Masasabi ko lang sa kasal naman nila, pasalamat din ako at masaya naman at sa tanggap namin ng buong lahat, kahit sino man sa isa sa nila. Lalo ako, proud ako sana po rin dahil ito paano na ganap din yung ganyan pangarap na matagal na rin yung pangarap sa buhay. Sana maging maligaya kayo sa inyong pagsasama at pagpalain tayo ng Diyos. Yun lang. Maligaya niyo kayo. Meron naman pong tissue na ready na. Baka kung meron sabihin si Mami. Sa mga magulang ni Sara Samya. Praise the Lord. Sara, Larry Mark, marami na akong mga payo sa inyo noon. At salamat sa Diyos. Hello. Salamat sa Diyos dahil sa mga payo ko sa iyo, kilala na at kilala ko ang ako ko. Ganito lang talaga ako magsalita, please ko magsalita sa ilang taon na message lang tayo, gusto ko lang tayo. Ganito lang ako sa iyo marapan. Praise ko ako magsalita, no? Kaya karoon kahapon ay nasa pagsabihan ko kayo, pero bilang magulang ay kagalakan ko na makaatin sa inyong kasal. Actually, hindi ko alam na ikakasal kayo. Subalit, salamat sa Panginoon na ako'y nakauwi. Dahil yung pag-uwi ko, hindi talaga siya nakaprepare. Kasi umuwi ako rito, wala akong sahod. Inuwi ko na talaga yung ticket. Kasi sayang naman. Nagpapasalamat ako sa Panginoon bagamat hindi ako perfecto na magulang, nagabayan ko kayo ni Sara. Hindi alam ang kanyang mga relatives o relatives namin. Alam mo yun, Raymart,
minsan na pagsabihan kita, pero bilang magulang, nagpapasalamat ako ng buo sa Panginoon. Okay? Tinanggap ko anak ko at yung apo ko. Mahal ko yung dalawa niya. At mahalin ko rin. Sumunod kayo sa kalooban ng Diyos sa pagkakalang ng Panginoon. Tumitingin pa lang ako. Sa mga ninong at ninang, meron po bang gustong mag-share ng kanilang thoughts? Magtitisyo na rin. Sige. Pagkakataon ko nito para chairman ng kayo dalawa. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Diyos kasi yung biro-biro na ako sa totohanan. Kaya